Okay, mga kasinso, mayong umaga sa lahat na. Nakapo nag-vlog ako sa aking kasulo, aking libate nga ako. At tawag, aking feeling. Pero ngayon mga kasinso, babala ko lang sa inyo ngayon. Kung wala, hindi pa nakaranas ng kunin ang baboy. Especially ka ma'am Erlet. Alam natin ha, especially dito sa atin sa Mitsayap. Alam natin na mayroon ng blood test na gawin. Sabi nila bukas daw ang resulta. Sana hindi kayo mabigla. O sana negative. Negative ang resulta. Negative ang resulta. So it's too late to magdipin. No? Kung magdipin siya sa atong baboy. Kasi dito sa Mitsayap talaga. Contaminado na lahat dito. So nagdipin na lang yan. Sa blood test. No? Sa blood test. Sana. Sana sana hindi sana negative. Bukas tingnan natin bukas na hindi negative, negative talaga hindi positive. Eh kasi dito sa Mitsayap natay mayroon kami 56 or 57 barangays. So ang 17 barangays is Muslim. So automatically wala na silang alagang baboy. So mayroon tayo ditong 40 barangays na Christian na nakalagang baboy. So una sa Central Katingawan, ang nearest barangay is San Isidro at hindi din no? Duldol Pariyo o Balisinto Villarica. Kasi nandiyan sa nandito sa gitna ang Central Katingawan. So Villarica. Oh. Ang Villarica malapit na din 'yan, boundary din 'yan ng Libungan. Oh, Libungan. Yung sa amin Central Katingawan, boundary din ng Nalindos. So Nalindos, Nalinuno. Gumaga, yung Gumaga ang first nga ikuhaan, pinuna ng baboy sa Libungan. So ngayon, dito naman tayo sa right side. So sa right side namin, Buwal. Uglad, kay Ma'am Erlin. Diyan sa kanila. So, Buwal. Sa Buwal, ngayon. Glad. Upper o lower glad. Pahingan sa Bulanan. Lower Bulanan. Lower Bulanan. Ito. So, napag-alaman ko kay sa nagpaalaman ko nga lahat yan mayroon lang tayong blood test. Lahat. So, parang murag nagkadungal na siya. Murag idungal o kuha. Nagpagalong idungal. Pero ikuha, dungal sila kuha. Kuha blood test tanan. So, kimagango, bukas din ang resulta. Kimagango, Arizona, Arizona doon Malamuti Pagaan lahat na no, pinuhaan na ng blood testing. So bukas ang resulta. So bukas sana I pray na negative ang sa inyo no, negative dyan. Kasi kapag positive dyan kawawa talaga ang mga tao kasi sa Mitsayap. Kami din nagpabinta ng kids, kawawa kami, wala nang makuha sa amin, wala nang bibili. So talaga ituloy yung business, hindi lang sa amin kids, kasi wala namang source of income dito sa Mitsayap. Wala namang source income. Ang source income talaga additional baboy, ang baboy talaga, kasi wala man tayong basakan. Mayroong basakan ang iba, pero ang barato, ang mura, kung sa palay. Ngayon ang mga inputs, abulat, nabuno, spray, pagkamahal. Nabuno, tagwan, hapid, busmin, ang sak. Sao na po, pag-recover. So, ang tao talaga, nag-alaga nila ng baboy kasi mahal po ng baboy. So, nag-force home alaga. Dito sa Mitsayap area, North Cotabato area, late na. Ang sabi noon, ng taga-province o DA,
dapat una, sabi nila, para hindi ma-spread ang mga virus, dapat daw walang katayin sa barangay. Tama yun. Dapat hindi tayo magkatay ng baboy, may sakit man o wala, lalo na mga sakit. No? Pero, kung ang tao, kung ang mga tao, hindi kinatay yung mga may sakit, dapat sana wala tayong virus, wala, walang iisip dito sa atin. Sa pa, yung suriso na galing Davao, kahit galing saan. Ang mga tao, pag nagkasakit, binta, kahit mura, kasi para magkapira pa. Hindi nyo na alam, pagkakain ng tao, o hindi man yan, pictibos, hindi man yan, madipikto ang tao, pero yung alaga nating baboy, ito talaga. Kaya hindi yan mamatay, sabi ni doktora, hindi yan mamatay kahit tutuin ko pa. Sabi nila, 80 degrees Celsius ang kainit. Ang kainit, dapat kung ganyan na, ang kainit sa, dapat parang abo, parang ikrimit na yung, ikrimit mo na yung baboy para yung virus din mamatay. Dapat yan ang ginawa natin. No? Hindi tayo nakakatay ng baboy. Sa ngayon, ikadua sa ngayon, sana, wala tayong, hindi tayo bumili ng mga baboy, karne sa palengke. Kaya hindi natin alam, no? Kinatayan, may sakit yan. Hindi natin alam na nabili yan na may sakit. Kagaya ng dito sa amin, 2 weeks na ito eh. So, ang baboy sa amin, pinabinta, kinatay. Except lang sa mga baboy na tinatay na hindi pa nagkasakit. Hindi pa nagkasakit. O sa akin talaga, naipag-isipan ko talaga na parang maigo yun ng sakit. Kasi yung kapitbahay namin, 20 meters away from Tingiri, nagkasakit. Tatlo sa kanila, namatay na. Tatlo. Kasi, may namatay doon, kasama nila, namatay, binigyan sila. Kakain naman sila, binuto naman. Sabi niya, hindi nila alam na namatay pala yun. Yun. Kaubos sa baboy yung kinain nila, yun ang kanila namang baboy ang namatay. Tatlo yun. 100 meters away. Ikat sa kumpigil. So, kining mga hitabua garon, this case, liso na ni sa tato. Na unsay dapat na ito mo. Unsay atong dapat ni mo para dili ta malatnan ng sakit. Una-unta pagkasakit, concern ta. Dapat hindi natin kainin, ilibing natin. Pag ilibing natin, safety yan kasi hindi makaagas yung kanyang dugo. No? Sa dugo yan, sabi ng doktora, sa dugo yan. At saka, sa dugo at sa karne. Nakapilit, nakadikit yan sa karne. Kahit kainin natin yan, ilabas natin yan, nandoon pa rin ang virus. Sinabi ko sa kanya, bakit? Sa akin, nakapader, sabi niya, ang mga langga, mga ibon, isa din ang makadala ng sakit. Mga ipis, sa akin, kaya kapader, ibon. Kasi yung mga ibon, pag may dugo yan, babatong magpumpa na sila dito. Mo, sip-sip sila, mo inom na sila dito, yung dugo. Yan ang mentality ng mga bird. Ang mga dugo yan. Kahit kanibalisim na sila. Kagaya yung pawakan ko piso, pag may makakita ng dugo, ubos yan. Sige, tuhak. Hangtod mamatay yung isa. Pag may dugo. Ginaw ko, pag may dugo, lagyan ko ng, isprayan ko ng quick kill, or lagyan ko ng abo, para hindi yun, wala, mawala ang dugo. Pag mayroon pang dugo yan, patayin talaga yung kwan. So sa ngayon, nandito naman, hoping tomorrow, bukas, no? Bukas, Nitsayap area at Libungan area din, red flag na sila doon. Red flag. Sana, pagkaw yan, hindi pa daw. Pero dito sa atin, 40 barangays ito, kontaminado na lahat. Resulta na lang ang yulat. Ang inabangan siya sa pag ano ang resulta kahapon. Yun.
pag another resulta, another 21 days naman pagkuha naman ng blood sample, blood test naman kami. Every 21 days, sabi ni doktor, every 21 days, kunin ng blood blood sample, blood test, no? Blood test. So, uping kang Ma'am Erlyn, marami siyang bahay, eh baboy, at saka yung customer namin, yung sa buwal, 40 kabuok yun, ipabili na. Kasi ngayong January, karong Mayo, first 6 Mayo ang pintahan yun. Ngayon, naka, sana ipabili na niya ngayon, mga 80 na, pero walang bayad. 40 yan kabuok. Alam niyo kung anong gamit natin. Ultra pack, yung gamit. Alam niyo kung magkano ang presyo ng ultra pack sa buhay. 180 something. So, sa isang baboy, makaubos yun ng 4. Kano na yung kapital niya? So, 4. Nandiyan na 7,000 yung isa. So, 7,000 times 4 is 280,000. Yan. Kawawa yung matanda pa yung guwan, bago yung matanda mayari. Ano man yan? Siguro, iiyak yun. Buti, sana ibabinta niya. Walang bumili. So yun, pag kukunin ko, so, magbigay man ng asista ng gobyerno, pero hindi kayo sure, no? Kung totoo. Sa akin, mayroon sinabi sa akin, yun ako lang sabi niya, hindi mo lang sabi. Eh, dito daw sa sitio kita, ako lang binigyan ng consideration kasi ako daw ang taong anis. Paglista ko nga 25 ka agad. So ngayon, ang vlog ko ito, para dito, ito sa Lang Bisaya. Sa sunod, mag-vlog ako para sa ibang lugar na hindi pa nakaranas ng ninaranasan natin. Considering Yapon, na kung nandito ka sa Bisaya, considering kahit hindi nadala ang sa inyo, considering Yapon, ang virus sa atin, dito sa Mitsayap, wala, nakaikot na. Kasi yung mga baboy na tinatay kagaya sa amin sa Sidal Katingaon, saan dinala? Dinala sa Baliki, dinala sa Iwanan, dinala sa Buhal, dinala sa Nulayan. O, yung baboy ginipagsibat nila. At sa yung karne, kinatay nila doon sa mga parinti nila, mga kamag-anak nila, binili doon, mura lang. O. Siguro ang may baboyan hindi yun bumili. Ang walang baboy nagbili yun. Kasi hindi sila nasaktan eh kasi wala silang baboy. So, hoping lang tomorrow mga kasinso, especially sa mga taga dito, no? Taga dito. Sana kayo. Sana. Hindi talaga positive talaga. Sa kang Ma'am Erlyn, Ma'am, ang pulang tama na sana, no? Kang Mr. Malaga, kang yung sa tito kahapon, dito sa San Isidro, mayroon siyang kursiya sa yun, bumili siya, dimig yung gamit niya. Malapit yung San Isidro pag bukas. Pero ang positive talaga sa akin ang positive talaga sa Lisidro at sa Kabuwan at sa Kaduldol. Yan ang malapit, pinakamalapit sa Lisidro, Duldol, Barrio Utso. Yan ha, ito Barrio Utso, Villarica, San Isidro, Duldol, Buwal. Yan, baka bukas yan. Hoping na hindi. Mabangan ko ito bukas. Pag bukas, makapunta ko doon. Mag-vlog ako doon. Kung saan ang barangay na may epektado at makukuha, makunan ng baboy. Bawal man ang kunin ng baboy. Kay disability. Hindi tanggapin ni YouTube. So, ibalita ko lang sa inyo kung ano ang barangay na epektado. Pero, sabihin ko sa inyo, dito sa atin sa Bisaya, all barangays, 40 barangays, all Christian yan eh. 17 barangays is Muslim. So, ayon 17 is 14. 40. Yun ang totoo dyan. 40 talaga yung may alaga ng baboy. So, dito sa Masay, pinaka maraming alaga ng baboy dito sa amin sa Bisaya. Kasi dito, ang
taga Davao, taga Agusan, Tigos, Ginsan, Agusan, dito sila nagbili ng mga litsunod. Dito sila nagbili. Dapawan, magpunta pa sa Misaya. So ngayon, ang nangyari ngayon, yung mga baboy namin ngayon, wala nang nakapasok na ibang lugar. So ang baboy namin ngayon, nandito lang nag tiktok, nag-turning lang dito sa dito sa Misaya. So ang nangyari kayo, yung litsunin namin na 30 to 40, noon ha, 7,000 yun noon. Ngayon, 2,000 na lang, no? Pero wala pang bumili. Wala pang bumili kasi natakot sa virus. At dito, sa amin sa Misaya, halos lahat mayroong baboy. Mayroong alagang baboy. So sa ngayon, maraming tinatay na baboy. Ngayon wala pang sakit. Pinatay na, nilagay na sa red. Kasi yung mga litsunin, nilitsun na din. Nilitsun na. So, ang iba, hindi na nagbili, binigyan na sa katulad ko, binigyan ko ng dalawa sa akin, yung mga kapitbahay ko. Hindi ko na nagsakit. So, binigyan ko ng dalawa. So, nagkakuan doon. Nangayo ko itong uban sa, nandyan na sa truck. Gusto nila pangayon ng akong baboy sa taga-province. So, pinabinihay, sabi nila, bakit kayo ngayon? Bukas na, nalista na ito. So, ang maganda nito, kung may malaki kayo, dapat sa ngayon pa lang, hindi na natin abutin pa yung resulta, negative o positive. Kasi, basta sigurado, kung may kadiskusan kayo, didiskus niyo. Kung may kabakwitan kayo sa iyong baboy, matransfer niyo. Mas mabuti i-transfer niyo. Kasi pag hindi yung transfer niya, hindi man kunin siguro sa akin, kung hindi ko binigay, hindi yung kinuha. So naisip ko talaga na baka magkasasakit. Bago pa ko, hindi pa ko nabigyan ng ayuda. So may yung ayuda na binigay sa akin, hindi ko lang kasabi, kasi baka hindi yung totoo, no? Hindi ko. Huwag tayong mag-asa, nabigyan tayo. Ang importante, nakatulong tayo sa ating kapwa na hindi kumakalat yung mga sakit. Sakit man, hanggang ngayon. Ma-feel ko talaga kahit laro na ko kung galingin, kahit magpapunwari ako na hindi ako nasaktan. Nasaktan talaga ako. Kasi parang pamilya mo yun din. Alaga mo yan. Diyan ka nakapwa, diyan ka nakapira. So, bigyan natin halaga. Ngayon ko lang na-realize na dapat natin bigyan natin halaga. Ating mga alaga, tatar natin na para din natin ang pamilya. Okay? Yan ang po. Kasunod, mag-vlog ako para sa ano ang dapat natin gawin na sa inyong barangay hindi kumakalat. Yun ang sinasabi, ano ang sinigisiminar ko kay Lukura sa province. Yun ang isasabi ko sa inyo kung ano talaga ang dapat natin gawin. Okay? Yan ang po mga kasinso. Salamat sa lahat talaga sa sa nagsikatiya sa akin, no? Nagpayo sa akin. Salamat sa inyo. Hindi ko mabanggit yung pangalan kasi hindi ko na po. Kasi mabanggitin ko kayo. Pasalamatan ko kayo. Kung nandito makapunta kayo dito. Hindi ko kayo pakainin ng baboy. Mayroon akong pabo dito. Lalaki nga pabo, magkaba na, no? Punta kayo dito sa tindahan. Talikirkinin ko kayo. Okay, mga kasinsyo, yan lang po. Dagan salamat sa tanan. Anting taganunay, ang preta. Tapon, sa Biyernes, no? Celebrations kini sa 7 last words. Ito naman. So, giblog na ko na siya. So, copyright claim. Kahit hindi ako makapirat siya. Copyright claim yan. Pero pinilabas ko rin. Reconciliation sa bawat sa atin isa. Magpatawad tayo. Pagpasaylo sa bawat isa. Pagpatawad sa bayan isa. Tao lang tayo. Kasi si Kristo, no? Si Kristo, alam mo. Si Kristo, kung ating yung binasa ko si Kristo. Kahit yung nakapapatay sa kaya. Kahit yung tumutulong. No? Iampo pa niya si pray sa tanang nagampo sa tanang nagsakit kanya iya pang iampo
Gusto niya, no? Gusto niya nga ibalik ka sa Diyos nga mahal. Iyang akuon ang iyang mga sala. Ang atong mga sala o iyatang giluwas. So, pero sa iyang pagkabanhaw, nabanhaw na po ka, ganibagong buhay. Atong ipadayon, ang atong pagbuhat o maayo, atong si Kaingon, atong paningkamutan, nga dilit na makasakit ko no? Sa atong mga silingan, no? Sa atong mga silingan, sa atong isig na tao, kahit ka na kalipay sa atong Ginoo, kung kanang tanan, atong matuman o atong mabuhat. Yan ang po mga kasinso. Salamat sa lahat. Thank you, God. Peace.